ngayon ay susubukan natin maglugsong ng dalawang wire. Paano maglugsong ng dalawang wire? So simple lang, iwalay mo lang itong power cord. Tapos itong data natin, itong coax, balatan mo. Siguro mga ganyan kalaki. Mga 1 inch. Matatanggalin mo lang dito is yung itim. Try mong practicein sa wire mo. Yan. Huwag mo susugatan yung nasa loob na silver. Yan. Yung nasa loob silver na yan. Kumbaga yung black cover lang itong ano na. Outside lang ang tanggalin mo. Yan. Yung huwag mong putol yan. Ganun ganun mo lang. Medyo matigas ng konti. Maganda kasi yung wire natin. Yung dumulos yun, nabalas na. Pinatanggal mo na itong insulation niya. So, kunin mo itong yung mag-autofocus ha. Ito. Yan, focus. Ito, silver na ito. Tanggalin mo lang ito. Yung wire lang muna ha. Yung wire, buka mo lang. Baka mo. Nibukha mo na ganyan. Spread mo siya. Tapos, pagka-spread mo, hatiin mo. Ibaba mo siya. Ibaba mo ganito. And then, dalhin mo sa isang portion. Sa baba. Then, itwist mo. Para maging solid siya. Maging single. Maging single wire. Yan. Single wire na stranded. Then, after that, kung ito yung 1.5 inches mo, ano mo yung kalahati? Ngayon, balatan mo siya. Putulin mo yung insulation na silver hanggang doon sa core, yung white. Pero huwag mo susugatan yung puti. Yan, ganyan yun mo. Yan. Mapapansin mo, ito yung pumaprotekta doon sa tanso natin. And then, itong layer na to, yung ground. So, ay natatanggalin natin. Ngayon, natanggal na siya. Babalatan natin itong mag-autofocus ha. Itong silver na to. So, balatan mo siya ng manipis. Yan. Kaya medyo madugo ang pagdudugsong. Pero pag nakabisado mo naman, kaya mo na yan. Yung silver lang yung tatanggalin mo ha. Huwag mong tatanggalin yung puti. Para may insulation pa rin siya. Temporal yung blade ko eh. Pero kung mabatalim yung blade mo, tanggal ka agad yan. Basta yung silver lang yung tanggalin mo. Make sure na natanggal mo lahat ng silver papunta dito. Para kung sakaling dumikit man yung puti na to dito sa ating core, itong positive natin, eh hindi siya mag-ground. So ngayon, eh di natanggal mo na siya. Wala na, malinis na. Nakakasigurado ka na wala na tumawid na silver dito sa puti. Pwede kang kumuha ng kaperasong tape. So, itong kaperasong tape na to, protektahan mo ito ngayon. Yan. So, napansin mo, protektado na yung white fur natin. Ngayon, malinis na itong ating positive side. Ito yung negative side natin. Ngayon, gagawin mo ulit itong procedure na to dun sa kabilang wire na idudugsong mo dito. Okay. So, nakagawa na rin ako ng isa pa. Ito na yung isang side mo na dudugsungan. Ito yung pandudugsong mo. At least mga 1 cm or kulang 1 cm yung nabalatan mo dun sa white.
para yung ground lumayo dun sa ating positive core. So, pwede mo na uli siyang lagyan ng tape yung ating insulation ng core para walang makakatawid na ground. So, ayan. Ito na yung dalawang magdudugsong na part. So, paano natin siya pagdudugsong? Simple lang. Kunin mo yung dalawang dulo. Paglapitin mo. Paglapit mo sila. Parang nag-space lang ng ano, ng wire. Normal na wire. So, paglapitin mo yung dalawang yan. Twist mo. Then, i-twist mo siya. Twist it, baby. Mo siya. Yan. Kaya kung meron kang plies, mas maganda pliesin mo to. Yan. Eh di napansin mo, nagdugsong na. Kaya natin tinatanggal yung silver para anytime na magdikit yung dalawang to, hindi tayo didikit sa silver. Kasi itong sumobrang part na to, simple lang, balikuin mo lang siya. Ayan. Medyo pagkabaliko mo. Ayan. And then, paano siya na ngayon? E di, idiretso mo na. Pak. Idiretso na siya. Pili ka nga kahit sun side. Doon mo siya ihiga. Yung sobra. Kaya dapat, yung center core natin or yung positive natin, hindi masusugatan ng blade para hindi madaling, hindi maputol. Kasi once na nasugatan ito, sa pagbabalat mo na itong puti, malamang pag bend-bend mo yan, putol yan. Pwedeng ganyan. Tapos titipan mo. Tapos pagsasamahin mo na itong dalawang to, diretso na yan. Parang ganito. Tipan na natin siya. Pero ikaw, kung paano sa discarding mo, pwedeng nakaganito rin siya. Pwedeng nakaganyan din. Tapos eto, nakadiretso. Pwede yan. Pwede nakaganyan. Pwede mo siyang detapean ng diretso. Kasi, para hindi na naibibend-bend yung wire. Pwede rin ganito. Tapean mo na to. Yung kanina, pwede yung gano'n na, yung padiretso. Ito naman, ito yung magkatabi yung dalawang wire. So, tapean mo tong core. Make sure na hindi magdidikit yung positive core at negative ground natin. So yan, naprotektahan na natin yung core natin or yung positive side natin. Ngayon, ito namang ground ang gagawin natin. So itong ground, nang galing doon sa mga kabila, pag nasamahin mo din, syempre. Yan, simple lang, ganyan mo lang siya. Samahin mo lang, higpitan mo lang. Isa pa, note, once na hinihiwa mo to, huwag mong tatamaan to. Kasi once tinamaan mo to, ang mangyayari, mapuputol yung mga strand dyan. Parang ganito, matatanggal siya. Kaya, huwag mong tatamaan yung ground. Alalay lang. So, yan. Once na twist mo na siya, alam mong kumapit na, ikot mo lang siya dito. Yan, ikot mo lang yan. Then, backupan mo ng tape. That's it. Pansin mo, ito na siya. Tapan mo lang yan. Tapan mo pa ganito. Nababa. Tapos, pataas ulit. Yun. So, papansin mo, pareho silang kaganito. E, padiretso yung wire mo. So, ibubuka mo na tong isang to. Yan, ibabali mo na siya. So, ito, pwede namang mabali yan. Walang problemang mabali. Yan. Huwag lang sobrang baling-bali. Yung mga nakaganyan, yan. Hindi mo nakita. Kita mo yung bend na yan. Okay yan. Tsaka mo ngayon, titapean dito para hindi na galaw-galaw. Pwede rin yung kanina. Kaya lang ito kasing ganitong way ng pagdudugsong, mas safe siya. Yung kanina kasi na nakaganyan, pag gumanon ganun-ganun-ganun yun, pwede maputol. Ito, kahit gumanon ganun-ganun to, hindi siya mapuputol. Yung tanso sa loob o yung positive side natin. So, tapean mo lang ito dito.
So, mamaya na natin pa ng marami. Eh, di na dugsong na natin yung data natin. So, matibay na yan. Kahit gumalaw-galaw yan, wala na problema yan. So, ngayon, dudugsong naman natin yung ating power. So, ito yung power natin. Ang bibigyan ng power sa camera. Simple lang. Pakagatin mo lang ng konti. Hawakan mo to. And then, boom. Kabila naman. Kagat ng konti. Konting-konti lang. Hawak dito. Hila. Boom. Pagbasa ang kamay mo, hindi mo magagawa yun. Tapos, ang proper naman na pagbabalat na ito, pag ginamitan mo na ito, masyadong matalas yan. O, madaling maputol dahil malambot lang to. So, ang way ng pagbabalat na ito, simple lang, sugatan mo lang ng konti yung plastic, i-bend mo ng konti, parang mapuputol yung ano eh, yung plastic niya. Tirahin mo naman ulit sa ilalim, hiwa ng konti, huwag mo tatamaan yung tanso sa loob, i-bend mo lang ulit, boom. Kasi mo, matatanggal na ng kusa yung plastic, ay yung ano niya, insulation niya. Kasi pag ginamit mo ng plies, kung hindi mo matatansya, mapuputol yan. So, sugatan mo lang ng konti ito. Huwag mong paparatingin doon sa tanso, i-bend mo. Kusa naman siyang bumubukas eh. Tapos, backupan mo sa ilalim ng konting hiwa din, ibalik mo. Hindi yata tumulab. Hiwan mo ulit. Palalay lang. Yun. Tapos, hilahin mo palabas. Yun. So, same procedure. Gawin din sa kabila. Hiwa. Bend. Hiwa ulit sa kabila. Bend. Konting twist. Tayaw. Hilahin mo na ito. Kasi pag hindi ka sanay gumamit na ito, putol yan. O kaya mahihila lahat. Mahihila na nga. Balik. Good. So, example, ito na yung dalawang wire mo. Pagsamahin mo na ngayon si positive at negative. So, si negative at negative, pagsamahin mo sila. Use mo lang din. Siguro at least 1 cm. Ang splicing mo, same din sa positive side. Make it sure na huwag magdidikit si positive at negative. Kung hindi, puputok yung fuse ng central power supply. Meron namang spare yun, kaya lang huwag mo putukin para hindi ka na magpalit. So ngayon, nahimantay pa is yung positive. Yan, mga ganyan, mag-start ka dito. Make it sure na hindi makakapasok yung tubig. Kasi once na nakapasok yung tubig, magko-corrosion yan. Pag nag-corrosion, madaling masira yung ating dugsungan. So, yan. Balik mo dito. Yan. Diba ganyan? Balik mo dito. Bali mo ng konti. Ikot mo dito. Okay. Sunod naman natin yung negative. Tapan mo ulit. Ilagay mo naman siya doon sa kabilang side. Kung ito yung positive nandito, yung negative naman ilagay mo dito. Yan. Boom. So, pansin mo, medyo nakalaki ng ganyan. Medyo nakalo siya. Gawin mo na lang ng paraan na may bend mo siya. Napo mo na lang kasi may bend. Kaya ganyan. Pwede ganyan. Gawin mo na lang ng paraan. Kaya dito sa kabilang side, dito ka na lang diretso mo to, dito ka na mag-bend. Pwede rin yung ganyan. So ito, tapean mo. Tape. Yung tape na sa tingin mo hindi ipapasukin siya ng tubig. Tapos ito yung dinugsungan natin sa data, o idamay mo na sa tape. Kung gusto makita yung loob nito, ipapadala ko rin itong part na to. So, yun. So, ito, itong naka-bend dito, tapean mo na lang din. Tapos, paano yung proper na paglalagay ng connector? Sige, next video na lang.